Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang panukala ukol sa pambansang kasuotan ng relihiyon at tradisyonal bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasaysayan. Naglabas ng pahayag si Senator Robin Padilla ukol sa Senate Bill No. 2406 on National Day for Awareness of Religious and Traditional Garments and Attire para sa ika-isa ng Marso na layuning bigyang halaga ang kasuotan ng mga katutubo at pangrelihiyon. Ayon kay Padilla, ang pagtukoy ng isang araw para kilalanin ang mga tradisyonal at relihiyosong kasuotan ay hakbang para ipreserba ang pambansang pagkakakilanlan at kultura ng mahigit 100 na grupo ng indigenous people na binubuo ng 14 hanggang 17 milyong Pilipino. Nilinaw din ni Padilla na magkaiba ang kultural at tradisyonal na kasaysayan. Pag sinabi nating Pilipinya na sa tradisyonal, magkaiba yun. Huwag po natin pagdikitin yun, sapagkat yung Filipiniana, yun ay hinaluan na ng kultura ng Espanyol. Tandaan po natin yun. Kailangan maging malinaw po tayo. Kapag sinabi nating indigenous, hindi po yun na haluan. Ito po, talagang magko-concentrate tayo sa indigenous costumes. Inirerekomenda naman ni National Historical Commission of the Philippines, Director Alvin Alcid, na kung maaari ay sa buwan ng Mayo ito ipagdiwang sapagkat ang buwan ng Mayo ay dineklara bilang National Heritage Month. Nais naman ni National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Yusuf Mando, na magkaroon ng mahigpit na regulasyon hinggil sa wastong paggamit ng kasuotan upang maiwasan ang pang-aabuso sa kultura ng mga katutubo at relihiyon na siyang ginagamit kung minsan sa karahasan. Nagbigay suporta naman si Commission on Human Rights Commissioner Attorney Faida Dumarpa kung saan isinusulong nito ang inklusibong lipunan para sa lahat. The identity of the Filipino, the identity of the Philippines is not singular, rather it's singular in a way, but it's taken all together, the multi-races, the multi-sectors that we are. Iminungkahi naman ni Dr. Potre Diramtan Diampuan na palaguin ang nilalaman ng mga textbook sa antas ng basic education upang maging maalam sila sa katotohanan na magkaiba man ang itsura at paniniwala ng mga Pilipino, sila ay iisa. Dagdag pa niya na nararapat magkaroon ng Heritage Week upang mas mapanatili at maipagmalaki ang yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Danny Z. Lopez nag-uulat para sa One Media Network.